The Flash, ang tawag sa taong mabilis, ang kilos. Ngayong araw, ang titingnan nating video ay ang The Flash Move of a Butcher from Mindanao. So this was posted 2 years ago. Sa hindi pa nakakilala sa akin, I am a former butcher based here in Australia. At ang aim ng aking mga videos is to inspire my fellow butchers doon sa nagbabalak mag-butchering. So silipin natin at tuklasin ang The Flash from Mindanao. Let's go! So let's go! Okay, first joint. First joint pa rin ang gamit nila, sir. Double del sir, so it might be Digos ito si Sir Clerk. And shout out sa friend natin dyan na si Ipel Family. Yun. So i-pause ko lang saglit, mga mic. So, diyan ang reality pag-training natin diyan sa slaughter. So, as you can see, yung kamay niya is full of That's why dito tayo humuhugot ng lakas. Masasabi natin sa sarili natin na we need to win this kasi is in my hand. But anyway, and isa rin itong indication na bawal ang mga maaarte. So, let's continue. Yun, good job yun siya. Pause ko lang ha. Good job yun siya kasi after i-perform procedure, minabalik niya yung kutsilyo niya agad sa scabbard. That's a good habit. Yung normal na training kasi dyan sa slaughter is marami kayo. Sometimes nagsisikipan kayo or sometimes may kasama ka. Kasi ito, maka-video lang to siya. So meaning, nag-request to siya na pwedeng mag-video kayo, wala mo na akong kasama. Pero sa normal na training, may kasama ka talaga dyan sa loob. So it is a good behavior or it's a good practice na after you perform, you put your knife back to your scabbard. Isipin mo na lang pag yung kutsilyo, kasi ganito, naglalakad ka, hawak mo lang yung kutsilyo mo, it does is very dangerous because you can cut your friends or also you can cut yourself. So it's a good practice. And then, nakita ko din, before siya nag-perform sa procedure, nag-steal muna siya. And that is a very good job na naman, Sir Clerk. Because you will make sure na pag hiniwa mo yung baka, is talagang champion siya. So, makikita natin dito kung champion ba talaga. Yun. So sagad. All right. So ganyan mga mate, nakita natin na dinadahan-dahan niya yung pagkuha ng patitin ng baka. And that is okay. Kasi pwedeng ni-request ito ng matadero na lakihan talaga yung balat kasi order yan siya. So sometimes sa abisuhan ka ng matadero na pwede bang lakihan mo yung pagkuha ng patitin kasi order yan siya ng palengke. Kasi masarap yung soup number 5 na may laman din. So, at saka balat. That's a clear reason bakit dinadahan-dahan niya. But nevertheless, kung ganun ang way mo pagkuha ng patitin, that's very fine. So, pause ko lang dito mga mate. So, yung pag-perform ni Sir Clerk sa pag-opening ng baka is different dun sa previous video natin. So, ang ginawa nung taga New Zealand is binaliktad niya talaga yung kutsilyo para mas madali. Ang disadvantage kasi sa ginawa ni Sir Clerk is unang-una is baka na ginamit nila dito is lalaki. So, pag lalaki kasi yung baka, mas makapal yung balat niya and yung mga hair niya is very like velvets. Pag hiniwa mo yan siya galing sa labas,
hindi yan siya diretso naiiwa sometimes. Because yung sa feeding lot kasi, yung baka, from, galing yan sila sa, like for example, sa malayong lugar, before yan sila iahawin, they need to rest. So doon sa may area sa may slaughter, nakalubog yan sila doon. So sometimes, pag nakalubog yan sila, well, nag-eat ng mga grass, they can accumulate lapok, they can accumulate putik in their bodies, and also water. So parang repellent din yung putik at saka water. So pag hiniwa mo yan, hindi talaga yan siya tatagos. Balot yan siya doon. Pwede rin mapurol ang kutsilyo mo. Dadaan siya doon sa putik. And pwede rin siyang makadelay sa pag-perform mo sa slaughtering. So, but anyway, let's continue with the video. So as you can see, diyan mo makikita, di ba, na medyo napurol yung kutsilyo niya. Kasi pwedeng ang nag-cause doon is yung paghiwa niya doon sa balahibo at saka yung balat ng baka. Kasi kahit ganyan sila, might pwede yung mapurol ang kutsilyo mo. Ingatan natin yung talas ng kutsilyo mo. So, but anyway, let's move on. Yung mga minor na mga butas-butas, okay lang yan, Mike. Walang problema yan. Yun. Yun. Yan. Still. Good job, Sir Clerk. Yun. Okay. Posta natin mga mate. Maganda ang preparation na ginawa ni Sir Clerk. Una is from dibdib. And then, pinartial niya yun dun sa may hind na part. So maganda yun siya kasi para hindi na siya magbalik-balik. At saka, ang nagustuhan ko sa ginawa ni Sir Clerk is yung sa hind na part na balat, iniwan niya dun. So it's a good technique kasi pag iniwan mo siya dun sa may yung balat, pag may iniwan kang naka para siyang nakakapit doon sa hind is para kasi siyang tao na naghawak din ng balat. So pag pinartial mo kasi ang lahat tapos lalaki pa yung baka mo, pwedeng mas mahirapan ka pag skinning ng baka. So yan yung technique na ginawa ni Sir Clerk na hinayaan yang nakadikit pa rin yung balat doon. Kasi pag nakuha mo na yun siya lahat, medyo mahirap na siya kasi nakababa na yung balat. Hindi mo na magawa yung ginawa niya ngayon na long fly talaga. Ganun talaga yung long fly talaga. Ganun talaga siya. So ang disadvantage lang dito ni Sir Clerk is position ng katawan niya kasi nakafocus yung persa niya doon lang sa may unahan. Mas advantage if yung katawan niya nandun sa may gitna. Since may nakakapit na doon sa may hind quarter, mas maganda pag nasa gitna siya. And then yung stroking is pag ganun. From dibdib, pag ganun. So, nangyari, nabutas niya yung balat. And napakalaking butas to. And I think pwede maging factor sa trade test, pero depende yan sa assessor. Minsan may mga assessor na kinukuha pa rin yung mga malaki yung butas ng balat. Basta as long as yung the way ka mag-perform, very important talaga. The way ka mag-steal, mag-hone, the way ka mag-kumikilos yung katawan mo is parang natural lang. Mas kinukuha yun ng assessor. Kasi ang assessor naman, hindi naman talaga yan sila na ma-matter kung maganda talaga yung bariga mo. Maganda talaga yung pagkahiwa mo. Kasi different naman yan siya dito sa procedure dito sa Australia or sa ibang lugar. But of course, very important na perfect talaga yung performance mo.
Maganda na yung tura mo, maganda yung pagka-movement mo, maganda pa yung kalabasan ng present. Parang kang nag-present ba? May presentation kang ginawa. So, mas malaki ang probability na makuha ka. So, yan mga mahit, mas maganda sa atin yung slowly but surely perform na maayos sa procedures. So, ayos lang yan siya pag may mga errors along the way. Napansin ko ka talaga kay Sir Kurt is napakabilis. Mabilis talaga ang kanyang movement at perform ng slaughtering operation. And it's a big salute from you, Sir Clerk. Doon sa mga gustong makita ng full video doon sa pag-perform ni Sir Clerk, I will link the link below in the description. And subscribe na rin kayo ka Sir Clerk para sa kanyang mga journey sa pagiging butcher. So, yan lang muna mga insights natin ngayon mga mate. So, I hope may mga pointers tayong na nabigay sa inyo. So, sa mga trainees natin dyan sa Pinas, continue on training, be consistent, and see ya mga mate. Peace.